Ang Walang Kapantay na Martial God, Ikalawang Aklat. Kabanata 46, Level 2 Time Daw. Hoy, narinig mo ba ang tungkol dito? Si Bodhidharma ay may bagong disipulo. Tinatawag siyang Lin Feng. Narinig ko na ang tungkol dito. Isa rin siyang demon cultivator. Kumbaga, medyo malakas siya. Puff, kung nakita niya ang ating prinsipe, baka matakot siya. Haha, syempre, lahat ay natatakot kay Prince Unicorn. Sa isang maliit na kalsada sa labas ng palasyo ni Bodhidharma, pinag-uusapan ng ilang kabataang nakasuot ng itim na damit si Lin Feng. Tumikim ang mga ito at pinagtatawanan siya. Hindi nila alam na si Lin Feng ay tiyak na nakangiti at nakatingin sa kanila. Napansin ang ilang lalaki na may tao sa harapan nila at huminto. Sino ka? Saan grupo ka galing? Malamig na tanong ng pinuno ng grupo. Sila ay nasa ilalim ng utos ng isang patriarch, at ang kanilang patriarch ay walang mataas na tingin sa sinuman maliban sa mga holy man. Siya ay labis na ipinagmamalaki. Sinulyapan ni Lin Feng ang mga taong ito, na pawang mga peerless holy kings. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ni Lin Feng ang peerless holy kings mula noong dumating siya sa continent of the nine clouds. Sa kontinente ng siyam na ulap, ang mga peerless holy king ay itinuturing ng mga pambihirang cultivator. Ngunit sa mundong ito, ang peerless holy king ay halos karaniwan. Alam na ni Lin Feng ang ilang high level holy emperors ngayon. Walang imposible doon. Saang grupo kayo galing? Tanong ni Lin Feng, hindi sumagot sa kanila. Galit na galit silang lahat. Gaano kabastusan? Magpakita ng paggalang. Sigaw ng pinuno ng grupo, na nakaturo kay Lin Feng. Walang pakialam na sinabi ni Lin Feng. Hindi ko gusto kapag tinuturo ako ng mga tao gamit ang kanilang mga daliri. Ibaba mo yan. Nagulat ang binata, pero bigla itong humagalpak ng tawa. Ipinagpatuloy niya ang pagturo kay Lin Feng at ngumiti ng mapanukso. Sino ka sa tingin mo? Kahit ituro kita, ano sa tingin mo ang magagawa mo? Swish. Hindi pa nga tapos magsalita ang binata. Nawala si Lin Feng. Nang makita iyon ng binata, nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Si Lin Feng ay isang holy emperor. Paano naging posible iyon? Daliri ko, biglang sigaw ng binata. Ang mga puting ilaw ay kumislap sa kanyang daliri at nag-spray out ang dugo. Bumagsak ang daliri niya sa lupa. Kumakbang siya paatras, namumutla ang mukha niya. Galit na galit siya. Ikaw. Nang ahas ka bang saktan ako? Galit na sigaw ng binata. Nakakatakot ang ekspresyon niya. Sino ka? Ang lakas ng loob mong kumilos ng ganyan. Tanong ng pinuno ng grupo. Kumbinsido siya na walang maglalakas loob na umatake sa kanya nang ganoon kung wala silang mataas na katayuan sa lipunan. Ako. Kehe, ako yung lalaking sinasabi mo lang. Sabi ni Lin Feng, nakangiting walang pakialam. Ang mga ekspresyon ng ilang binata ay lubhang nagbago, biglang nataranta. Iligtas mo ang aming buhay, guro. Hindi namin sinasadyang masaktan ka. Sabi ng ilang binata, na nagmamadaling lumuhod. Naglakas loob silang magsalita tungkol kay Lin Feng sa ganoong paraan, ngunit alam nilang nakamit niya ang magagandang bagay. Nasugatan niya ang isang half-holy emperor, nakapatay ng isa pa, at alam nilang madali niyang sirain ang peerless holy kings. Si Lin Feng ay kapwa-disipulo ng kanilang guro. Ang kanilang guro ay isang patriarch ng God sect, si Prince Unicorn, at ang pagkakaroon ng isang makapangyarihang guro ay hindi nagpapatunay na sila ay napakalakas. Lahat kayo ay nasa ilalim ng utos ng isang patriarch. Tanong ni Lin Feng, nakasimangot. Oo, Tio Lin Feng. Sabi ng binata na tumatango. Hindi siya nang ahas na magsinungaling kay Lin Feng. Tumango si Lin Feng at sinabing, maaari kang pumunta. Sa hinaharap, kumilos. Ang pagiging nasa ilalim ng utos ng isang patriarch ay walang kakaiba. Naiintindihan namin, tatandaan namin, Tio. Sabi ng mga lalaki, mabilis na tumango. Tumayo sila, yumuko, at mabilis na umalis. Pinaikit ni Lin Feng ang kanyang mga mata at pinanood silang umalis. Malamang na hindi siya magkakaroon ng magandang relasyon sa kanilang grupo sa hinaharap, dahil hindi nila iiwan ang bagay na iyon. Gaya ng inaasahan, huminto ang ilang binata sa isang lugar kung saan hindi sila nakikita ni Lin Feng at huminto. Brother Wu Lin, paano natin maiiwan ang bagay na iyon? Galit na tanong ng isa sa mga binata. Si Wu Lin ang pinuno ng grupo. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao at sumigaw. Siyempre hindi pwede. Pinutol niya ang isang daliri ko. Dapat siyang mamatay. Si Wu Lin ay mukhang kahindak-hindak at mabangis. Duguan ang kanyang mga mata, nakatingin sa dumudugong kamao. Ngunit si Brother Wu Lin, isa siya sa mga kapwa-disipulo ng aming guro, ang punong disipulo ni Bodhidharma. Mas mataas ang kanyang katayuan sa lipunan kaysa sa aming guro. Ano ang magagawa natin? Tanong ng isang Supreme Holy King. Nanatiling tahimik muna si Wu Lin at saka malamig na ngumiti. Bamulong siya ng ilang pangungusap sa kanyang mga kaibigan at ipinaliwanag ang kanyang plano. Makalipas ang maikling panahon, ngumiti silang lahat ng masama, na parabang naabot na nila ang kanilang layunin, bago umalis.
Ilang sandali matapos silang umalis, lumitaw ang isang lalaking nakaitim na damit na nakasuot ng maskara at pinanood silang umalis. Ang aking punong disipulo ay lubos na malupit. Sabi ni Bodhidharma, habang nakatingin sa dugo sa lupa sa kasiyahang nawala siya muli. Pumunta si Lin Feng sa maliit na mundo ni Bodhidharma. Nakaramdam siya ng purong enerhiya ng demonyo. Siya ay nagsagawa ng paglilinang sa loob ng maraming taon, at marami siyang nakilalang mga demonyo sa kanyang buhay. Feng Mo, mga demonyong hari, mga Buddhist na demonyo, Cheng Mo. Ang mga taong iyon ay pawang hindi kapanipaniwalang mga demonyo. Kahit na ang demonyong enerhiya ni Bodhidharma ay naglalaman din ng ilang katwiran, ito ay halos isang enerhiya ng pagkawasak at kaguluhan. Sa totoo lang, ito ay katulad ng Demon Chi ni Lin Feng. Lin Feng, mayroon ka ng problema sa paglilinang. Habang nag-iisip si Lin Feng, nakarinig siya ng boses na nagpabalik sa kanyang katinoan. Tumingon si Lin Feng at nakita si Bodhidharma, nakatayo doon ng may pagmamali. Ang chi ng high-level Holy Emperor layer ay lumulutang sa paligid niya. Master, may itatanong sana ako sa iyo. Matapat na sabi ni Lin Feng. Nagulat si Bodhidharma, ngunit masayang ngumiti. Ikinulong niya ang kanyang manggas at sinuntok ang kanyang maliit na mundo, isang butas ang lumitaw. Pumasok ka, sabi ni Bodhidharma. Pumunta sila sa sarili niyang maliit na mundo, sinundan siya ni Lin Feng. Ang daanan sa maliit na mundo ni Bodhidharma ay nawala sa likuran nila. Napakasimple ng maliit na mundo ni Bodhidharma. Napakalawak nito, ngunit may mga libro at bote ng alak sa lahat ng dako sa lupa. Ayoko ng mga tuntunin at autoridad. Gusto ko ang kaguluhan at kalayaan. Sana huwag kang mag-isip, sabi ni Bodhidharma nang makita niya si Lin Feng na nakatingin sa paligid. Tumiti si Lin Feng, ngunit walang sinabi. Kinuha niya ang kristal na lente at ibinigay kay Bodhidharma. Kinuha ni Bodhidharma ang kristal na lente at tumingin kay Lin Feng ng kakaiba. Tinanong niya, saan mo ito natagpuan? Ang pulang bundok ng Zhongzhuan City. Nagkaroon ng red light passage. Pumasok ako sa loob at nakita ko doon. Matapat na sagot ni Lin Feng. Tumanggo si Bodhidharma, nagpakawala ng kaunting lakas ng demonyo na may isang ugong ng kapangyarihan. May umuungal. Si Lin Feng ay nanginginig sa takot. Tama si Master Ox, talagang may sirang kaluluwa na may lakas ng high-level Holy Emperor layer sa loob. May isang sirang kaluluwa sa loob, isang mataas na antas na Holy Emperor. Sabi ni Bodhidharma na nagpakawala sa antas ng dalawang demonyong si Dao. Agad na nabasag ang kristal na lens. Purong espasyo at oras ay kumalat si Dao. Napakadalisay nito na nagpaalala kay Lin Feng ng sariwang hangin sa umaga sa gitna ng kagubatan. Tiningnan ni Bodhidharma ang bakanteng espasyo na si Dao, aalagaan na sana ito, ngunit pagkatapos ay nakita niya si Lin Feng na nakapikit at umupo ng nakacross-legged, pinag-aaralan ang espasyo at oras ng Dao. Ang batang ito, namangha si Bodhidharma. Tumiti siya ng pilit at umiling. Ilang uri ng Dao ang naintindihan ng batang ito. Sige, dahil makakatulong ito sa iyo, tutulungan kitang baguhin ang iyong espasyo at time daw. Sigaw ni Bodhidharma. Itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay at kumislap ang mga ilaw, nakapalibot kay Lin Feng. Si Lin Feng ay sumisipsip sa lahat ng oras ng daw nang hindi nag-aksaya ng kahit kaunting ayota. Itinaas ni Bodhidharma ang kanyang kanang kamay at lumitaw ang isang sirang kaluluwa. Mabilis itong naging hugis tao. Saan ka galing, high-level Holy Emperor? Paano ka naging ganyan? Ang walang kapantay na Martial God, ikalawang aklat. Kabanata 47, Broken Soul D. Madaling mapapanatili ng Bodhidharma ang nasirang kaluluwa sa ilalim ng kontrol. Ang sirang kaluluwa ay hindi makalaya, kaya hindi siya nagpumiglas. Simpleng sagot niya sa tanong. Ako ay isang malakas na cultivator mula pa noong unang panahon. Muntik na akong mamatay noong Great War of the Hundred Regions, Holy Shrines. Nahulog ako dahil sa isang pakana. Matapat na sagot ng nasirang kaluluwa. Humanga si Bodhidharma. Isang malakas na cultivator na nahulog noong Great War of the Hundred Regions, Holy Shrines. At siya ay naipit sa isang kristal na lente. Sa ang Holy Shrine ka galing? Sino ang nagplano laban sa iyo? Tanong ni Bodhidharma. Ako ay taga Silver Regions Holy Shrine. Isang high-level Holy Emperor na tinatawag na Yuan Kui ang nagplano laban sa akin. Siya ay mula sa Holy Shrine ng Supranatural Region. Kilala mo ba siya? Sabi ng nasirang kaluluwa kay Bodhidharma. Galit na galit ang itsura niya. Itinaas ni Bodhidharma ang kanyang ulo at tiningnan ng nasirang kaluluwa, ngunit nakasuot siya ng maskara, kaya imposibleng makita ang kanyang ekspresyon. Ngunit mayroon talagang Yuan Kui sa Holy Shrine ng Supranatural Region. Isa siya sa 12 Dhammapala. Ang sinaunang labanan ay 30,000 taon na ang nakalilipas. Ang high-level Holy Emperor na sinasabi mo ay malamang na mas malakas na ngayon. At kung isa sa alang-alang ang kalagayan mo ngayon, hindi ka makakaganti. Matapat na sabi ni Bodhidharma. Nagbago ang ekspresyon ng nasirang kaluluwa ng ilang segundo, ngunit alam na niya iyon.
Napakaraming oras ang lumipas, nagbago ang mga bagay. Si Yuan Kuei ay dating high-level Holy Emperor, malamang na mas malakas na siya ngayon. Galit na galit siya, Dam. Bakit siya naging ganoon? Maaari siyang magpatuloy sa pagiging isang malakas na cultivator sa isang holy shrine. Ngunit siya ay natalo at natatakan sa loob ng espasyo ng salamin. Ngayon, nasira ang selyo, at natagpuan siya ng ilang high-level holy emperor. Kawawa naman ang buhay. Siya ay naging Broken Souldy. Nag-iisip si Broken Souldy nang biglang sumigaw si Lin Fang. Napatingin sa kanya si Broken Souldy at Bodhidharma. Namuo ang nakasisilaw na asul na ilaw sa paligid niya. Ito ay lakas ng espasyo. Si Broken Souldy ay mukhang nataranta. Naalala niya noong siya ay natatakan sa espasyo ng salamin. Napag-aralan ba ni Lin Fang ang lakas ng oras at espasyong iyon? Nang makita ng Broken Souldy na naunawaan ni Lin Fang ang lakas mula sa espasyo ng salamin, gusto niyang tumakas. Hindi siya maaaring manatili dito sa ilalim ng kontrol ng mga taong ito. Ngunit pinalibutan siya ng nakakatakot na Demon Chi. Tumingin siya kay Bodhidharma. Si Bodhidharma ay tahimik na nakatingin sa kanya. Sa huli, sumuko siya sa ideya ng pagtakas. Pagtakas mula sa isang high-level holy emperor. Imposible. Phew. Huminga ng malalim si Lin Fang at binuksan ang kanyang mga mata. Nawala ang asul na ilaw sa paligid niya. Naalala niya ang lakas ng espasyo sa kanyang katawan. Kaya na niyang kontrolin ang level 2 demon at time daw. Kailangang i-evolve ni Lin Fang ang lahat ng kanyang daw sa ilawang antas. Nang imulat ni Lin Fang ang kanyang mga mata, nakita niya ang nasirang kaluluwa sa ilang pagtataka. Guro, ito ba ang nasirang kaluluwa na naipit sa lens? Tanong niya kay Bodhidharma. Tumanggo si Bodhidharma. Tapos, kumaway siya kay Broken Souldy. Ang Broken Souldy ay walang pagpipilian kundi sumunod. Siya ay bumagsak 30,000 taon na ang nakalilipas sa panahon ng Great War sa Daang Rehiyon. Isa siyang high-level Holy Emperor mula sa Holy Shrine ng Silver Region. Sabi ni Bodhidharma, natigilan si Lin Fang, ang Holy Shrine ng Silver Region. Naalala pa ni Lin Fang na sinabi sa kanya ni Zhu Baguio na siya ay isang disipulo ng Silver Sect sa Silver Region, at ang Silver Sect ay nasa ilalim ng mga order ng Silver Region's Holy Shrine. Si Zhu Baguio ay nagpunta rin sa kontinente ng Sham na ulap 30,000 taon bago. Nagkakilala ba si Zhu Baguio at ang nasirang kaluluwang iyon? Nang maisip iyon ni Lin Fang, nasab siya. Tumingin siya sa nasirang kaluluwa, hawak ang maraming tanong. Nang mapansin ng Broken Souldy na nakatitig si Lin Fang sa kanya, mas natakot. Kahit na siya ay isang high-level Holy Emperor Broken Soul, isa lang siyang Broken Soul, hindi siya kasing lakas noon. Gayunpaman, maaari niyang talunin si Lin Fang kung gusto niya. Ngunit naroon pa rin si Bodhidharma. Master Bodhidharma, maaari ba akong makasama siya ng ilang oras? Tanong ni Lin Fang, na nakaturo kay Broken Souldy. Nang makita ni Bodhidharma na labis na interesado si Lin Fang sa nasirang kaluluwa, na-curious din siya, ngunit nag-aalala rin siya. Kung hahayaan niya silang mag-isa, hindi ba sasalakayin ng Broken Souldy si Lin Fang? Pagkatapos ng lahat, siya ay namatay 30,000 taon bago, siya ay isang matandang Soro. Sa pag-iisip tungkol doon, tinatakan ni Bodhidharma ang Broken Souldy. Si Broken Souldy ay napaungol ng galit at napasigaw sa sakit. Ang sil ng demonyo ay sumanib sa kanyang nasirang kaluluwang katawan. Ito ay isang demonyong selyo. Kung maglakas loob siyang gumawa ng anuman sa iyo, maaari ko siyang sirain kaagad. Sabi ni Bodhidharma kay Lin Fang, si Broken Souldy ay natural na naririnig siya. Tigtas na makakausap siya ni Lin Fang sa ganitong paraan. Inikat ni Lin Fang ang lakas ng oras at nang maging matatag ito, iniwan niya ang maliit na mundo ni Bodhidharma kasama ang Broken Souldy at bumalik sa palasyo ni Bodhidharma. Dumating si Lin Fang sa palasyo at dinala ang Broken Souldy sa sarili niyang mundo. Pinuntahan nila si Master Ox. Si Broken Souldy ay masaya na malayo sa Bodhidharma. Si Lin Fang ay isa lamang half-holy emperor at hindi maaaring magdulot ng banta sa kanya. Tigtas siya. Hindi inakala ni Broken Souldy na pupunta sila at makakita ng isang tulad ng matandang baka. Hindi makita ng Broken Souldy kung gaano kalakas ang matandang baka, ngunit naramdaman niya na hindi siya mas mahina kaysa kay Bodhidharma. Tumingin siya kay Lin Fang at nagtaka kung sino ang binatang ito. Napakabata pa niya at may kilala siyang malakas na tao. Master Ox, ito ang sirang kaluluwa na nasa salamin. Siya ay isang high-level holy emperor. Ang kanyang pangalan ay Broken Souldy. Nahulog siya sa isang sinaunang labanan, siya ay isang malakas na cultivator mula sa Holy Shrine ng Silver Region noon. Matapat na sabi ni Lin Fang. Hindi niya kailangang magsinungaling tungkol sa nakaraan ni Broken Souldy, dahil wala siyang magagawa sa kanya at gustong malaman ni Lin Fang ang katotohanan. Nang marinig ng matandang baka si Lin Fang, sumimangot siya at tumingin kay Di. Nakaramdam ng matinding pressure si Di, bigla siyang nagkaroon ng impresyon na magwawala ang kanyang kaluluwa. Nanginginig siya sa takot. Master, ikaw. Nanginginig ang boses ni Di.
Tinitigan niya ang matandang baka. Ang matandang baka ay kumaway at hamarang kay Di, nagtanong, "Ikaw ay mula sa Holy Shrine ng Silver Region?" "Opo, guro," sagot ni Di sa matandang baka. Natakot na siya sa matandang baka, ngunit hindi ito ang parehong uri ng takot na naramdaman niya sa harap ni Bodhidharma. Natakot siya kay Bodhidharma dahil tinakot siya ng huli. Ngunit ang matandang baka ay hindi na kailangan gumawa ng anuman, siya ay likas na nananakot. "Ano ang kaugnayan mo kay Yinsong?" tanong ng matandang baka. Kinilig si Di at tinitigan ang matandang baka. Hindi siya makapaniwala. "Eh, anong mali? Hindi mo kilala si Yinsong, o ayaw mong sabihin sa akin ang totoo?" Galit na sigaw ng matandang baka. Mabilis na umiling si Di at ikinulong ang kanyang kamao sa kabila bago ang kanyang dibdib, tinanong niya. "Guro, kilala mo ang aking guro?" "Guro, si Yinsong ang iyong guro." Nang marinig ng matandang baka si Di, nagbago ang kanyang ekspresyon. "Oo, si Yinsong ang aking guro. Sa kasamaang palad, ako ay isang masamang disipulo at ginawa ko siyang mawalan ng mukha." Lubhang nalulungkot si Di, tumingin sa kanya ang matandang baka at bamantong hininga. Si Yinsong ay napakabait sa kanya noong mga araw. Ngayon, matagal na niya itong hindi nakita, umaasa siyang makikita niya ito muli sa Supranatural Region o sa Silver Region. "Lin Feng, dinala mo siya dito dahil may mga tanong ka, di ba?" "Ang walang kapantay na Martial God, ikalawang aklat. Kabanata 48, maaaring nanganganib ang kontinente ng siyam na ulap." Alam ng matandang baka na dinala ni Lin Feng ang nasirang kaluluwa dito para magtanong sa kanya. Dahil natatakot siyang hindi sabihin ng wasak na kaluluwa ang totoo, dinala niya siya sa matandang baka. Matanda na ang matandang baka, naiintindihan niya ang mga bagay na iyon. Ngunit walang pakialam si Lin Feng, wala siyang dapat itago. Kumbinsido si Yi na hindi magagalit ang matandang baka dahil doon. Hindi siya ginamit ni Lin Feng, ito ay isang maliit na pabor lamang. "Di, 30,000 taon na ang nakalilipas, ang kontinente ng mga Diyos ay nasa isang estado ng kaguluhan." Tanong ni Lin Feng. Hindi itinago ni Di ang katotohanan. "Talaga, 30,000 taon na ang nakalilipas, ang kontinente ng mga Diyos ay dumaan sa Great War ng mga Holy Shrine ng Daang Rehiyon. Hindi mabilang na mga tao ang namatay. Maraming malalakas na cultivator ang nawala ng walang bakas. Nakita ko, bakit kayo nag-away?" tanong ni Lin Feng. Mukhang nag-aalangan si Di, mahigpit siyang sinulyapan ng matandang baka, kaya sinabi ni Di ang totoo. "Nag-away kami dahil sa isang kabataan kumokontrol sa Divine Dao. Dahil sa isang kabataan na kumokontrol sa Divine Dao." Natagpuan ni Lin Feng na balanto na ang dahilan. Siguradong maiisip niya ang ganoong bagay. Hindi ba siya nabuhay sa isang katulad na bagay? Ang Divine Dao ay isang misteryosong uri ng lakas ng Dao. Ang isang taong kumokontrol sa gayong Dao ay tiyak na nakakuha ng atensyon ng mga tao. Ang mga cultivator ay maaaring maging mas malakas ng mas mabilis sa tulong ng isang taong kumokontrol sa Divine Dao, kaya ang gayong cultivator ay likas na pinagnanasaan. Sa makatuwid, ang katotohanan na ang gayong tao ay nagdulot ng isang malaking digmaan ay hindi nakakagulat. "Nasaan na ang taong iyon?" tanong ni Lin Feng. "Curious siya. Siya ay inabandona ng mga Diyos at nagkaroon ng ipinagbabawal na katawan. Ang batang iyon at si Lin Feng ay maaaring natural na magkaaway." Sa kasamaang palad, ang tugon ni Di ay nadismaya kay Lin Feng, dahil ang batang iyon ay nawala noong panahon ng malaking digmaan. "Napakalungkot. Bamantong hininga ang matandang baka. Di, kilala mo ba si Zhu Bagyo?" tanong ni Lin Feng. Iyon ang pinakagusto niyang itanong. Mukhang nag-isip si Di at saka tumango. Sagot niya, "Kilala ko siya. Siya ay isang punong disipulo sa Silver Sect. Nakita ko na siya. Kilala mo ba siya, Lin Feng?" "Nawala siya 30,000 taon na ang nakalilipas." "Kilala ko siya. Siya ay naninirahan sa aking tinubuang bayan sa loob ng 30,000 taon." Tumango si Lin Feng. Tumingin si Di kay Lin Feng sa kakaibang paraan. "Ang iyong tinubuang bayan, Di, hindi mo ba alam na may iba pang mundo bukod sa kontinente ng mga Diyos?" tanong ni Lin Feng nang hindi sumasagot. Mukhang natulala si Di, dilat na dilat ang kanyang mga mata. "Ikaw, taga Continent of the Nine Clouds ka, pa." Hindi pa tapos magsalita si Di nang tumalon si Lin Feng at lumapag sa harap niya, sumisigaw ng galit na galit. "Kilala mo ang kontinente ng siyam na ulap?" "Alam nating lahat ang tungkol sa kontinente ng siyam na ulap sa kontinente ng mga Diyos. Hindi lang ako ang nakakaalam nito." Mabilis na paliwanag ni Di nang makita niyang galit si Lin Feng. Nagbago ang ekspresyon ni Lin Feng, tumingin siya sa matandang baka at nagtanong. "Guro, siya. Oo, ito ang katotohanan. Ang mga tao mula sa kontinente ng mga Diyos ay halos lahat ay alam ang tungkol sa kontinente ng siyam na ulap. Kapag nakilala mo ang tunay na Diyos, ipapaliwanag niya sa iyo ang lahat. Hindi mo na kailangang malaman pa ngayon." Sagot ng matandang baka. Hindi niya sinabi kay Lin Feng ang gusto niyang malaman. Alam niya na hindi pababayaan ni Lin Feng ang bagay na iyon. "Masarap kayong mag-chat."
Makikipaglaro ako ng chess sa mga magulang mo. Sabi ng matandang baka nang makita niyang hindi sinasadya ni Lin Feng na masaktan si Di, tahimik na umalis. Nang makita ni Lin Feng na umalis ang matandang baka, bumalik siya sa kanyang silid sa palasyo ni Bodhidharma kasama si Di. Di, bakit alam ng mga tao mula sa kontinente ng mga Diyos ang tungkol sa kontinente ng siyam na ulap? Tanong ni Lin Feng. Kailangan niyang maunawaan ang dahilan. Siya ang pinakamahusay na cultivator ng kontinente ng siyam na ulap. Siya ay tulad ng isang tunay na Diyos doon at itinuturing siya ng mga tao doon. Sa makatuwid, kailangan niyang maunawaan ang lahat ng bagay na may kaugnayan sa kontinente ng siyam na ulap. Hindi itinago ni Di kay Lin Feng ang katotohanan, dahil hindi naman ito mahalaga sa kanya. Si Lin Feng, ang kontinente ng siyam na ulap ay isang mundo sa ilalim ng jurisdiction ng kontinente ng mga Diyos. Noong una, kinokontrol ito ng isang daang dakilang holy shrine, pagkatapos ay sinabi ng ilang maladyos na cultivator sa lahat ng mga pinuno ng mga dambana na walang sino man ang maaaring pumunta sa kontinente ng siyam na ulap, at tinataka nila ang kontinente ng siyam na ulap, na inihiwalay ito sa kontinente ng mga Diyos. Unti-unti itong nakalimutan ng mga tao. Sabi ni Di, ang kanyang mga salita ay parang mga talong sa puso ni Lin Feng. Hindi niya akalain na ang kontinente ng siyam na ulap ay isang mundo lamang na nasa ilalim ng jurisdiction ng ibang kaharian. Nagtataka si Lin Feng kung sino ang misteryoso at hindi maarok na maladyos na cultivator na iyon. Sinabi niya sa lahat na hindi na sila makakapunta sa kontinente ng siyam na ulap at lahat ay sumunod, ano ang dahilan? Alam ni Lin Feng na walang makapagsasabi sa kanya tungkol doon, kailangan niyang maging mas malakas para makatagpo ng mas malalakas na tao na makakapagsabi sa kanya ng kaunti pa. Ang problema ay, ligtas ba ang kontinente ng siyam na ulap? Di, may malalakas bang cultivator mula sa kontinente ng mga Diyos na pumupunta minsan sa kontinente ng siyam na ulap? Tanong ni Lin Feng. Ang unang taong nakilala ni Lin Feng mula sa kontinente ng mga Diyos sa kontinente ng siyam na ulap ay si Zhu Baguio. Kaya naman, gusto niyang malaman kung may iba pang tao. Kahit na hindi maintindihan ni Di kung bakit tinanong ni Lin Feng ang lahat ng mga tanong na iyon, at kung bakit siya nag-aalala tungkol sa Continent of the Nine Clouds, sumagot pa rin siya. Meron. 30,000 taon na ang nakalilipas, tatlong malalakas na cultivator ang pumunta sa kontinente ng siyam na ulap. Hindi ko alam kung bumalik sila o hindi na. Sagot ni Di, sino siya? Sabihin mo sa akin. Sabi ni Lin Feng na kinakabahan. Ang una ay ang Sword Supreme Cultivator. Ang pangalawa ay ang Bestial Supreme Cultivator. Ang pangatlo ay ang Ice Woman Supreme Cultivator. Sabi ni Di kay Lin Feng. Hindi pa narinig ni Lin Feng ang alinman sa kanila. Lahat ba silang high-level holy emperors noon? Tanong ni Lin Feng. Umiling si Di at ngumiti. Paano naging posible iyon? Wala pa kasing high-level holy emperors noon. Noong nagpunta sila sa kontinente ng siyam na ulap noon, lahat sila ay peerless holy king. At saka, kapag pumunta sila sa kontinente ng siyam na ulap, pansamantala silang nagiging amnesiac. Kailangan nilang muling magkatawang tao ng maraming beses upang mabawi ang kanilang mga alaala. Sa makatuwid, sa ngayon, maaari silang, higit sa lahat, maging half-holy emperors. Sabi ni Di, tila sigurado siya sa kanyang sarili. Gayunpaman, nag-aalala si Lin Feng. Kung ganoon nga ang kaso, ano ang mangyayari kung ang tatlong taong iyon ay half-holy emperors o kahit low-level holy emperors, at nasa kontinente ng Nine Clouds, ano ang mangyayari? Walang alam si Lin Feng tungkol sa kanila. Wala man lang siya. Paano kung binago ng tatlong taong iyon ang tadhana ng kontinente ng siyam na ulap? Hindi makontak ni Lin Feng ang sinuman mula sa Continent of the Nine Clouds, hindi niya makita kung ano ang nangyayari doon. Maaari lamang niyang hanapin si Zhu Baguio at humingi ng tulong sa kanya na makabalik sa kontinente ng siyam na ulap upang tingnan kung maayos ang lahat doon. Ang kanyang mga clone ay hindi pa nawasak, na nangangahulugang walang major na nangyari. Di, manatili sa akin mula ngayon. Alam kong ang sinumpa ang kaaway mo ay si Yuan Kui mula sa Holy Shrine ng Supranatural Region. Sa hinaharap, tutulungan kitang makaganti. Pero sa ngayon, kailangan mo akong tulungan. Hindi ka man kasing lakas ng 30,000 years ago, napakatanda mo na at marami ka ng karanasan at kaalaman, matutulungan mo ako sa ating paglalakbay. Sige, pumapayag ako. Kung makakaganti ako, gagawin ko ang lahat para sa iyo. Sabi ni Di, wala na siyang ibang pagpipilian pa rin. Iyon lang ang pagkakataon niya, ngunit pagkakataon din iyon. Nakahinga si Lin Feng nang marinig niya ang tugon ni Di. Ang walang kapantay na martial god, ikalawang aklat. Kabanata 49, Prinsipe Unicorn. Di, silang kaluluwa ka na ngayon, anong magagawa namin para gumaling ka? Hindi kailangang mag-alala ni Lin Feng na si Di ay magiging masyadong malakas at mapahamak siya. Ay nalalayan siya ng matandang baka, gayon din si Bodhidharma. Kahit na gumaling si Di, magiging low-level holy king lang siya. Hindi siya maglalagay ng banta kay Lin Feng.
Kung tinulungan siya ni Lin Feng na gawin ang isang bagay na hindi kapanipaniwala tulad ng pagbawi, matutuwa si Di at malugod na tutulungan si Lin Feng. Nang marinig ni Di si Lin Feng, natuwa siya. Kung tatanungin ni Lin Feng, nangangahulugan ito na handa siyang tumulong kung kaya niya. Nakaramdam siya ng kirot at paggalaw. Kahit na mabawi niya ang kalahati ng lakas na mayroon siya ng 30,000 taon na ang nakaraan, ito ay hindi kapanipaniwala. Brother Lin Feng, bigla akong inatake noong mga araw, ninakaw ni Yuan Kui ang halos 1/3 ng aking kaluluwa. Kung gusto kong mabawi ang buong lakas ko, kailangan kong bawiin ito. Sabi ni Di kay Lin Feng. Tumiti si Lin Feng ng pilit. Hindi ito masyadong makatotohanan. Sabi ni Lin Feng kay Di. Hindi alam ni Lin Feng kung gaano naging kalakas si Yuan Kui, ngunit kung siya ay isang high-level Holy Emperor 30,000 taon na ang nakaraan, malamang ay naging mas malakas siya. Alam kong hindi ito makatotohanan. May isa pang opsyon para matulungan akong makabawi ng kaunti. Sabi ni Di, anong solusyon? Tanong ni Lin Feng. Malamig na apoy, walang laman, kidlat ng impyerno, ang isa sa tatlong elementong ito ay makakatulong sa akin na mabawi ang ilan sa aking lakas ng kaluluwa. Sabi ni Di, mukha siyang medyo nasa sabik. Nagulat si Lin Feng. Malamig na apoy, empty void, impyernong kidlat. Isa sa tatlong uri ng lakas na ito. Si Lin Feng ay may isa sa kanila, malamig na apoy. Nakuha niya ito sa Zhongzhuan City. Pero kailangan ba niya si Di para mabawi iyon ng mabilis? Inisip ito ni Lin Feng at sumuko sa ideya. Kailangan niya munang intindihin ng kaunti ang sitwasyon ni Di. Matapos masiguradong hindi nagdulot ng pananakot si Di sa kanya, iisipin niyang muli, at baka bigyan siya ng malamig na apoy. Tumingin si Lin Feng kay Di at sinabi, narinig ko ang tungkol sa unang uri ng lakas. Kapag naging matatag na ang aking cultivation, kukuha ko ng para sa iyo. Talaga, alam mo ba kung saan makakahanap ng malamig na apoy? Tanong ni Di, nanlaki ang kanyang mga mata, at mukhang tuwang-tuwa. Tumanggo si Lin Feng ngunit walang sinabi. Nagulat si Di, kinuyam niya ang kanyang kamao para ipahayag ang kanyang pasasalamat. Sige, manatili ka muna sa ring space ko. May mga bagay ako na dapat gawin. Pumunta si Di sa space ring ni Lin Feng. Umalis si Lin Feng sa palasyo ni Bodhidharma at tinungo ang isang maliit na kalsada sa God Sect. Napakaganda ng itsura ng God Sect. Maraming naglalakihan at mag-agarang gusali, maganda ang urban planning, lahat ay may sensinang naplano. Ang lahat ng maliliit na landas ng lungsod ay tila patungo sa iba't ibang kun. Ang God Sect ay mayroong 8 malalaking palasyo at 8 pavilion. Ang mga gusali at istrukturang iyon ay pinagdugtong ng mga naglalakihang hagdan at mga hagdanan. Ang mga patriarch ay nanirahan sa 8 pavilion. Ang 8 pavilion ay parang mahalagang kayamanan. Sinasabing sa 8 pavilion ay mayroong mga sinaunang cultivator. Ang mga taong may talento ay madaling makalusot doon. Sa makatuwid, ang mga tao ay hindi nanirahan doon magpakailanman. Bawat taon ay mayroong kompetisyon, at ang mga nanalo ay nakakuha ng karapatang manirahan sa loob. Ito ay isang bagay na narinig ni Lin Feng sa God Sect, nakita niyang kawili-wili ito. May pavilion doon, pupunta ako at magpahinga, naisip ni Lin Feng. Nakita niya ang isang maliit na pavilion sa isang parke na walang tao sa loob. Naglakad roon si Lin Feng at umupo sa isang batong bangko sa ilalim. Naglabas siya ng alak sa pamilya ni Yuyu. Ang ganda ng tanawin, ang sarap uminom. Ang dahilan kung bakit ang God Sect ang pinakamalaking sekta sa Supranatural Region ay dahil sinusuportahan ito ng Holy Shrine ng Supranatural Region. Malakas si Uncle Zijian, may kapangyarihan at impluensya ang Sword Sect, ngunit hindi ito kasing lakas ng God Sect. Noong ako ay nasa kontinente ng Siyam na Ulap, ang mga dambana ang pinakamakapangyarihang entidad. Ngunit ang mga sekta ay hindi kailangang magpasakop sa kanila. Ang mga dambana ay mahiwaga sa kontinente ng Siyam na Ulap. Ngunit sa kontinente ng mga Diyos, iba sila. Alam ng lahat ang tungkol sa kanila. Ganyan ang mga Holy Shrine dahil marami silang malalakas na cultivator na mas malakas kaysa sa mga tao sa labas ng mundo, at kinokontrol nila ang buong teritoryo. Ang mga tao ay nabubuhay na pinangungunahan ng pinakamalakas na cultivator ng mga dambana, paano kayang susubukan ng sinuman at sakupin. Nag-iisip si Lin Feng, nakangiti habang ginagawa niya iyon. Ang lahat ng pinakamalakas na cultivator ay nagtipon sa mga Holy Shrine sa mundong iyon, paano sila mag-aalala sa ibang mga taong nagdudulot ng kaguluhan? Sa mga sekta na nasa ilalim ng kanilang mga nasasakupan, ang mga taong malalakas, ngunit hindi kasing lakas ng mga pinuno ng Holy Shrine, ay mayroon din kapangyarihan at impluensya sa mga taong mas mahina kaysa sa kanila. Bukod sa 30,000 taon bago nagsimula ang lahat ng mga Holy Shrine sa digmaan dahil sa kabataang kumokontrol sa Divine Dao, tila walang maaaring magdulot ng banta sa mga Holy Shrine. Tinapos ni Lin Feng ang kanyang bote at umalis sa pavilion. Nagtungo siya sa palasyo ng yelo upang makita si Meng Qing at Yu Yu. Master Unicorn, maaari kang magpahinga dito. Habang papaalis na si Lin Feng, narinig niya ang ilang pamilyar na boses.
Itinaas niya ang kanyang ulo at nakita ang ilang lalaking tinuruan niya ng leksyon. At kung tama ang pagkakaalala ni Lin Feng, ang pinutol niya ng daliri ay tinawag na Wulin. Ang mga binatilyong iyon ay pawang nakangiti sa paligid ng isang lalaking nakasuot ng kulay ube na damit at nakatopknot. Mukha siyang magiting na bayani na may matinding chi. Iginagalang siya ng mga lalaking nakapaligid sa kanya. Malamang na mataas ang katayuan niya sa lipunan. Tumayo si Lin Feng at umalis sa pavilion. Nakita ni Wulin si Lin Feng. Naalala niya noong pinutol ni Lin Feng ang kanyang daliri at agad itong nagpagalit sa kanya, pinaikot ang kanyang mukha. Ngunit si Lin Feng ay ang punong disipulo ni Bodhidharma, na nangangahulugang siya ay kapwa disipulo ng kanilang guro, sabi nga. Ano kayang gagawin nila? Ngunit iba ang Prince Unicorn. Siya ang tunay na nakababatang kapatid ng isa sa apat na Holy Cultivator. Siya ay may napakataas na katayuan sa lipunan, na may potensyal at kapangyarihan. Maaari siyang magturo ng leksyon kay Lin Feng kung gusto niya. Sa pag-iisip tungkol doon, ngumiti si Wulin kay Lin Feng at sinabi, Tito Lin Feng, hindi ko akalain na magkikita tayong muli ng ganoon kabilis. Malawak na ngumiti si Wulin at magalang na tumingin kay Lin Feng. Ngunit alam ni Lin Feng na gustong manggulo ni Wulin. Gaya ng inaasahan, tinawag ni Wulin si Lin Feng uncle, kaya napasimangot si Prince Unicorn at sumulyap kay Lin Feng. Tumiti siya ng mapanukso. Ikaw si Lin Feng, ang punong disipulo ni Bodhidharma. Ang walang kapantay na martial god, ikalawang aklat. Kabanata 50, Provocation. Gulo. Sino ka? Kahit na alam ni Lin Feng na malamang na mataas ang social status ng lalaking iyon dahil tinawag siyang prinsipe ni Wulin, hindi niya ito kilala ng personal. Parang walang pakialam si Lin Feng. Mukhang galit si Prince Unicorn at sumigaw. Ako si Prince Unicorn. Oh, lubos akong nalulugod na makilala ka, sabi ni Lin Feng, nakangiting neutral. Naghanda na naman siyang umalis. Wala siyang ganang makipag-usap sa mga taong ito. Ayaw makipagtalo ni Lin Feng, ngunit iba ang iniisip ng mga taong iyon. Pinigilan ni Prince Unicorn si Lin Feng. Ang ibang mga lalaki ay hamarang din sa paglabas ng event. Kahit na natatakot sila kay Lin Feng, kasama si Prince Unicorn sa paligid, kailangan nilang kumilos ng naaayon. Malamig na ngumiti si Lin Feng at nagtanong, ano ang ibig sabihin nito? Wala. Gusto ko lang makipag-chat sa iyo, kapwa alagad. Mapanuksong sabi ni Prince Unicorn. Binuksan niya ang kanyang mga braso para pigilan si Lin Feng na dumaan. Patawad. Wala akong masyadong oras, brother. Aalis na ako, sabi ni Lin Feng na magalang na kinuyam ang kanyang kamao. Pagkatapos ay itinulak niya pababa ang isang braso ni Prince Unicorn. Naningkit ang mga mata ng ibang lalaki at nanginginig sa takot habang hinihintay ang reaksyon ni Prince Unicorn. Ang Unicorn ay mukhang malungkot. Nasa likod niya na ngayon si Lin Feng, hindi lumingon si Unicorn, sumigaw siya. Lin Feng, sa God's sake, lahat ay nagbibigay sa akin ng mukha. Sigurado ka bang gusto mong umalis dito? Ayokong durugan niyang mukha mo, Unicorn. Tsaka hindi naman tayo magkakilala kaya wala yung mukha mo sakin. Magkikita pa tayo. Walang pakialam na sagot ni Lin Feng. Nagpatuloy siya sa paglalakad nang hindi lumingon. Emph. Binigyan kita ng mukha, tumanggi ka, tumigil ka dyan. Galit na galit na sigaw ni Unicorn. Tumingon siya at pinanood ang ibang mga lalaki na pinipigilan si Lin Feng. Lin Feng, kung hindi ka humingi ng tawad ngayon, hindi ka aalis sa pavilion. Ano ang gagawin mo? Sigaw ni Unicorn. Mukhang inis si Lin Feng. Sinulyapan niya si Unicorn, na mukhang mayabang. Pagkatapos ay sinulyapan niya ang mga lalaking nakapaligid sa kanya. Lahat sila ay nakatingin kay Lin Feng nang nanunuya. Ang Unicorn ay handang gumawa ng gulo para kay Lin Feng. Naglakas loob siyang kumilos ng ganoon dahil sa kanyang partikular na katayuan sa lipunan. Walang maraming tao ang nangahas na saktan si Bodhidharma sa God's sect, at si Lin Feng na ngayon ang kanyang punong disipulo, kaya hindi rin maraming tao ang nangahas na saktan siya. Ngunit si Prince Unicorn ay naglakas loob na saktan siya, na ang ibig sabihin ay isa lamang. Kamag-anak siya ng isang holy cultivator. Nag-iisip si Lin Feng. Muli, kaharap niya ang isang taong umaasa sa kanyang katayuan sa lipunan para manggulo ng iba. Marami na siyang nakilalang ganyan sa kontinente ng siyam na ulap. Napansin ni Unicorn na nanatiling tahimik si Lin Feng at naisip na dahil ito sa takot. Malamig siyang ngumiti at sinabi, ayaw ng mga tao na masaktan ako, maniwala ka sa akin. Lin Feng, pag-isipan mong mabuti, dapat kang humingi ng tawad, alam mo ba? Unicorn sounded disdainful. Umupo siya sa bench na bato. Nanatili ang kanyang mga tauhan sa likod ng Unicorn at tumingin kay Lin Feng, kasama si Wulin. Nanunuya si Wulin kay Lin Feng. Walang magagawa si Lin Feng sa kanya kung nandyan si Unicorn. Emph. Sa tingin mo ay magagawa mo ang lahat dahil ikaw ang punong disipulo ni Bodhidharma, sa tingin mo ikaw ang pinakamahusay sa mundo. Galit na naisip ni Wulin. Itinaas ni Lin Feng ang kanyang ulo at tumingin kay Wulin. Napansin niyang malamig na tumingin sa kanya si Wulin.
Gumagawa ng kaguluhan si Wu Lin. Napansin ni Wu Lin na nakatitig si Lin Feng sa kanya. Agad niyang ibinaba ang kanyang ulo, at hindi nang ahas na tingnan si Lin Feng sa mga mata. Kung sinaktan ni Lin Feng ang unicorn, masasaktan din niya ang apat na holy cultivator. Hindi magandang gawin iyon. Kailangan niyang humingi ng tawad. Sigurado si Wu Lin na perpekto ang kanyang plano, dahil kung sinaktan ni Lin Feng ang unicorn, magagalit din si Bodhi Dharma. Pero yun lang ang nasa isip niya. Wala siyang alam tungkol kay Lin Feng. Kung alam niya ang lahat ng ginawa ni Lin Feng sa Continent of the Nine Clouds, hindi siya maglalakas loob na gawin ang kalahati ng kanyang ginawa. Manahimik na sana siya na parang mabait bata. Sinulyapan ni Lin Feng ang unicorn, pagkatapos ay muli niyang sinulyapan si Wu Lin, pagkatapos ay ikinulong niya ang kanyang kamao at walang pakialam na sinabi. Aalis na ako. Bastos, kung gumawa ka ng kalahating hakbang, papatayin kita. Sabi ni unicorn nang makitang walang pakialam si Lin Feng. Nag-aalab siya sa galit. Tumiti si Lin Feng nang mapanukso. Kaya, bukod sa iyong social background, ano ang dahilan kung bakit ka kwalipikadong makipag-usap sa akin ng ganoon? Lin Feng, gusto mo talagang mamatay. Galit na sigaw ni Unicorn. Tumayo siya, ikinuyom ang kanyang mga kamao, at pinakawalan na ni. Ang Unicorn ay naglabas ng level 2 massacre na si Dao, hindi nakakagulat na siya ay mayabang. Unicorn, ayokong gumawa ng gulo, sana hindi ka rin magdulot ng gulo. Matalinong sabi ni Lin Feng. Iyon na ang huling babala niya. Kung ang unicorn ay hindi tumigil, kung gayon ang pagsasabi ng anumang bagay ay magiging walang silbi. Gaya ng inaasahan, hindi matalino si unicorn, nagpa siya siyang umatake. Ipapaluhod kita at magmakaawa. Mauunawaan mo na hindi mo masasaktan si Prince Unicorn. Inihagis ni unicorn ang kanyang kamao, lumiligid ang chi sa paligid niya at binaluktot ang espasyo. Nawasak ng kanyang suntok ang pavilion, na sumabog sa 1,000 piraso. Nakakatakot si Massacre daw. Ngunit laban kay Lin Feng, hindi ito masyadong epektibo. Kinokontrol ni Lin Feng ang buhay at kamatayan ni Dao, ang masaker sa Dao ay isang maliit na bahagi lamang ng kamatayan ni Dao. Hindi masyadong mabilis o masyadong mabagal kumilos si Lin Feng, sumuntok siya at nagpakawala ng level 2 time na si Dao, itinulak ang masaker na suntok ni Dao. Natigilan si Unicorn. Nang makita niyang kinokontrol ni Lin Feng ang oras ni Dao, umatras siya ng kalahating hakbang bago siya nawala. Saan siya nagpunta? Level 2 speed daw. Sang makita ni Lin Feng na nawala ang unicorn, naunawaan niya na malamang na ito ay bilis ng Dao. Biglang kumislap ang mga ilaw sa likod ni Lin Feng. Isang napakalakas na suntok ang bomb alert sa kanya nang mabilis. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Lin Feng. Ang unicorn ay mukhang mabangis, siya ay may rictus ng iting, inaabangan ang paningin ng pagpatay kay Lin Feng. Ang unicorn ay naglabas ng mas maraming lakas, ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay. Gusto niyang patayin si Lin Feng, naiisip na ng lahat ng nanonood na sumasabog ang katawan ni Lin Feng.